Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. So ngayon guys, ay itong ituturo ko sa inyo ay pampaswerte sa pag-ibig. So para kayo ang masunod, para bumalik sa inyo yung inyong minamahal. Yung guys, ito ay i-share ko sa inyo dahil meron tayong nakachat kahapon na talagang problema niya ay yung asawa niya galing ibang bansa, so pagbalik ayaw na sa kanya, so ganyan guys, ay matagal na daw silang magka-relasyon. So doon na nga daw siya nakatira sa bahay ng asawa niya, tapos nung umuwi yung asawa niya ayaw na sa kanya. So kaya tutulungan natin siya, ituturo ko sa inyo, baka kayo ay may ganun din problema o baka kayo ay gusto nyo din na bumalik sa inyo yung mga taong minamahal nyo. Guys, disclaimer lang, kung hindi ka naniniwala sa ganitong pamahiin, sa ganitong ritual, ay i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. So guys, shout out lang ako ng ilan sa aking mga viewers na susunod na po yung iba. So shout out sa iyo, Vanessa De La Cruz, shout out sa iyo sis, hello sa iyo. Shout out din sa iyo, Naira Chua from Pasig City. Shout out din po sa inyo, Arlene Almohera Dumantay. So shout out po sa inyo. Shout out din sa iyo, Michael Maiko Balagat. So Maiko ba o Miko? So hindi ko po alam kung tama yung pagkabigkas ko, kung Miko, Maiko Balagat. So guys, shout out din po sa inyo, Kate Nicole Niral. Shoutout din po sa inyo, Leticia Galenero Saavedra. Shoutout din kay Sherilyn Abelia. So, shoutout po sa inyo. Yung pong huli kong mga binanggit ay nag-subscribe po dun sa asawa ko, sa vlog po ng asawa ko, sa channel ng asawa ko. Nag-subscribe po sila. So, thank you po sa mga nag-subscribe dun sa channel ng asawa ko. So, thank you po. So guys, pa-support din naman po dun sa channel ng asawa ko. Yung channel po niya ay NG Diving Vlog. So ilagay ko po dito or sa description box yung kanyang channel link. So yung channel po niya ay ilalagay ko po dun para po kayo ay makasubscribe din. So guys, mag-subscribe na po kayo sa kanya dahil magpapag-giveaway po kami sa December 25. So dun ko po i-a-announce sa channel niya yung aking pag-giveaway sa December 25. So mamimili po kami ng mga mananalo ng pwede pong cash or pwedeng ano, pwede pong bagay. So bahala na po kung ano yung inyong mapapanalunan. So guys, magkaya po mag-subscribe na kayo sa channel niya at dito sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para kayo po ay isa sa mapili namin sa December, bago mag-December 25 ay magpapag-giveaway po kami. Doon ko po yan i-announce sa channel niya, kaya po mag-subscribe na po kayo. So thank you po. Guys, ito ay para lamang dun sa magkasintahan, sa mag-asawa, sa magkasintahan at sa magkarelasyon. So hindi pwede ito doon sa walang mga relasyon. So huwag kayo gumawa ng masama, yung mga ngabit kayo, yung mga ganun-ganun guys. So huwag kayong ganun. So itong ituturo ko sa inyo ay napakaganda at napaka-effective nito dahil ito ay subok na guys. Ito ay i-share ko sa inyo para malaman nyo kung paano ito gawin. So guys, ang kailangan nyo dito ay itim na kandila. Kailangan ay kulay itim na kandila. Guys, huwag kayo hihiling ng masama kasi may masamang balik din ito. So kailangan dito ay itim na kandila at kailangan nyo din dito ng sigarilyo. So hindi ko guys sinabi na magsigarilyo kayo. Sabi ko kailangan nyo lang dito sa ritual na to. So kailangan nyo din dito ng brief niya, panty niya. So kailangan guys ay gamit yung hindi pa nalalabhan. Mas effective pag hindi pa nalalabhan. So kayo nang bahala kung paano nyo makukuha yon. So bahala na kayo kung paano kayo makakakuha niya. Pero mas effective guys ay yung hindi pa nalalabhan. So effective yan. So ipapakita ko lang sa inyo guys ay brief nung anak ko. So ganito, halimbawa ito yung brief yan. So ayan, yung sigarilyo ay sisindihan nyo. Kapag nasindihan nyo na yung sigarilyo ay ibubugan nyo yung usok dito sa kanyang brief or sa kanyang panty. So halimbawa may usok na, so ibubugan yung ganyan, so igaganyan nyo
So, kailangan guys ay hindi pa nalalaban. Mas effective yun. Mas effective na effective pag hindi pa nalalaban. So, huwag nyo namang amuyin. So, anuhin nyo lang. Pausukan nyo lang. Ganyan. So, kapag kayo ay nagsigarilyo. So, hindi ko sinabi magsigarilyo kayo guys ha. Sabi ko lang dito sa ritual na to lang. So, pausukan nyo siya sa ng sigarilyo. So, galing dapat guys sa bibig nyo. So, pag hip-hip nyo ng sigarilyo, usok nyo sa kanya ganyan. So, ganun guys. Pero habang nagaganong kayo, habang ginaganon nyo yung sigarilyo, ay kailangan ay mag-wish muna kayo na bumalik ka na sa akin kung gusto nyo bumalik sa inyo. Kung gusto nyo naman, maghiwalay na kayo ng kabit mo, ganun. Kaya, sabay hip-hip ng ganun. Tapos, sabay buga dito. So, mag-wish ulit kayo. Halimbawa, ang wish nyo, bumalik ka na sa akin, maghiwalay na kayong kabit nyo, ganun. Tapos, buga. Tapos, mag-wish ulit kayo hanggang sa maubos si sigarilyo, hanggang sa maubos siya. Buga lang ng buga dito, wish, buga, wish, buga. So, ganun guys ha, ang gagawin nyo sa gamit na brief or panty. Effective ito guys, napakaganda nitong ritual na gawin nyo. Kung gusto nyo talaga na magkabalikan kayo ng inyong minamahal. So guys, kailangan din natin dito ng larawan. So, kailangan ay yung solo niya. Solo niya, hindi pwedeng kasama mo, hindi pwedeng may kasama siya, kailangan ay solo niya. So, kayo nang bahala kung paano kayo makakakuha ng solong picture niya. Guys, kahit malaki o maliit yung picture na gamitin nyo, ay pwede. So, halimbawa, ito yung picture niya. Ito yung mukha niya. So, ayan, ito yung mukha niya. Dito sa likod, isusulat nyo na yung gusto nyong mangyari. Halimbawa, ang gusto nyong mangyari ay bumalik na siya sa inyo, maghiwalay na sila ng kabit niya, or wag na siya mambabae kahit kailan, wag na siya manlalaki kahit kailan. Ganun guys, promise effective ito. So, ganyan. So, isulat nyo dito yung, ano, yung bumalik ka na sa akin, wag ka na mambabae, wag ka ng mga bet, wag ka ng kung ano-anong ginagawa mo sa buhay mo na nakakasira sa relasyon natin. So guys, kapag naisulat nyo na siyang ganon, kailangan ay may pangalan nyo. So bumalik ka na sa akin, naisulat niya ng ganyan. Sa baba, sulat nyo yung pangalan nyo, tapos lagdaan nyo siya. Tapos itong ang brief, ayan, yung brief, ay ilalagay mo dito sa unahan. So, nandyan siya sa unahan. Kailangan guys, ang nakaharap ay yung mukha ha. Yung nakasulat dito ay nakadikit dyan. Yung mukha niya ang nakaharap sa inyo. So, kapag naman, nandyan na yan, yung sinabi ko nga sa inyo, wish, tapos hip-hip, buga. Tapos wish, hanggang buga, wish, buga, wish, buga. So, hanggang sa maubos yung sigarilyo yung gamit nyo. So guys, dapat yung kandila ay nakatirik lang dyan. May sindi na yung si kandilang itim. Tapos, kapag natapos nyo na yan, matapos nyo na magsigarilyo at ibuga dito, wala nang laban yung sigarilyo, itapat nyo ito sa kandilang itim. So halimbawa guys, ito yung kandila. So bago nyo to sindihan, ay kailangan sabihan nyo muna ng mga kahilingan nyo na gusto nyong mapabalik yung asawa nyo. Na wag na silang mga bet, wag na silang mambabae, wag na silang manlalaki, ganon. So, ito ay sisindihan nyo. Pagkatapos nyo guys, nasabihin lahat ng gusto nyo sabihin, sindihan nyo itong kandilang itim. So, halimbawa guys, itim to ha, wala kasi akong kandilang itim. So, halimbawa yan, itim siya. Itayo nyo ganyan, tapos sindihan nyo na siya kapag nasabi nyo na lahat ng kahilingan nyo. Tapos, ritualan nyo na itong brief o panty at yung picture. Kapag naritualan nyo na siya, nabugan nyo na lahat, naubos nyo na yung sigarilyo, ay itabi nyo siya dito sa may sinding kandila. Tapos, ay patakan nyo siya ng tatlong patak. So, tatlong patak na huwag ka ng mga bit, huwag ka ng manlalaki, huwag ka ng mambabae. Ganun guys. Huwag ka ng mga bit, huwag ka ng manlalaki, huwag ka ng mambabae. Kung lalaki guys, syempre huwag ka ng manbabae. Kung babae naman, syempre huwag ka ng manlalaki. Yun ang sasabihin nyo. Hindi yung huwag ka ng manlalaki, huwag ka ng mambabae. Hindi ganun guys. Halimbawa, babae yung inyong pinababalik. Huwag ka ng mga bit, huwag ka ng manlalaki. So ganun guys, tatlong patak, huwag ka ng mga bit,
ka naman lalaki, huwag ka ng mga bit, huwag ka naman lalaki. Huwag ka ng mga bit, huwag ka ng manlalaki. Kailangan ay tatlong patak. Huwag ka ng mga bit, huwag ka ng manlalaki. Huwag ka ng mga bit, huwag ka ng manlalaki. Huwag ka ng mga bit, huwag ka ng manlalaki. Ganun guys ang sasabihin nyo. Kapag naman lalaki, yung gusto nyong pabalikin, ay huwag ka ng mga bit, huwag ka ng mga babae. Huwag ka ng mga bit, huwag ka ng babae. Basta tatlong patak, tatlong sabi din nung sinasabi nyong yon. So, ganun. So guys, kapag natapos nyo ng patakanan tatlong beses, pwede nyo nang patayin yung kandila. So patayin nyo yung kandila at kinabukasan, ganun ulit yung gagawin nyo dito. So hanggat hindi siya bumabalik sa inyo, hanggat hindi siya nagpaparamdam sa inyo, lagi nyo sisindihan si kandila. Pero hindi na kayo guys maninigarilyo. Isang beses nyo lang gagawin yung pagsigarilyo na pagbuga dito. Yung kandila ang lagi nyong sisindihan hanggat hindi siya bumabalik. Hanggat hindi siya nagpaparamdam sa inyo. Guys, ito ay gagawin gabi-gabi hanggat hindi siya bumabalik. Tuwing gabi, gagawin nyo tong ritual na pagsindi ng kandila at pagpatak dito. Pagpatak dito ha, pagpatak. Hindi yung pagsigarilyo nyo guys. So, bawa kahapon gumawa kayo nito. Pinatakan niyo siya ng tatlong patak. Tapos pinatay niyo na. Kinabukasan naman ay gagawa kayo ulit. Papatakan, sisindihan niyo tapos papatakan niyo ulit ng tatlong patak. So sasabihin niyo lang ulit yung ritual na sinabi ko na huwag ka ng mga bet, huwag ka ng mga babae, huwag ka ng mga bet, huwag ka ng mga lalaki kung ano man 'yun, kung ano man sila. So ganun guys ang gagawin niyo hanggang sa maubos yung kandila niyo o pag hindi pa naubos yung kandila nyo at nagparamdam na siya, itago nyo na to. Guys, kapag nagparamdam na siya at hindi pa nauubos si kandila nyo, isama nyo na dito sa brief at picture niya at ibaon nyo sa lupa. Guys, kailangan na ibaon ito sa lupa. So, gumawa na lang kayo ng paraan kung paano nyo siya maibaon sa lupa. So, pwede naman sa paso, kaya lang mababaw yun. Kailangan ay malalim ang hukay. So, ibaon nyo siya. Pero guys, kung naubos na yung kandila nyo at hindi pa siya nagpaparamdam, ay bumili ulit kayo ng itim na kandila at ulit-ulitin nyo lang yung ritual na yon. So guys, kapag isang linggo na at hindi pa tumalab, hindi pa umipik, ay ulitin mo lahat ng ginawa mo. Magsisindi ka ng kandila at pauusukan mo ito ulit ng sigarilyo. So guys, kapag naka-isang linggo na, pero effective yan guys. Kasi na-try na yan, talagang subok na subok ko na yan, subok na namin yan, ng mga kakilala kong ganyan, subok na yan guys. Kaya lang, yung iba ay isang buwan bago tumalab. So, sinasabi ko guys, isang buwan talaga bago tumalab, kaya ilang ulit din ginagawa talaga. Pero ang pinakamatagal guys niyan ay isang buwan bago siya tumalab. Yan ang pinakamatagal niyan. So, babalik at babalik talaga sa iyo yan guys. So, mabisa ito, gawin mo at sinisigurado ko sa iyo kung gusto mo talaga siyang bumalik ay babalik talaga siya sa iyo. So kailangan talaga guys ay yung gamit na hindi pa nalalabhan. Mas effective, mas mabilis ang talab. So wag kayo guys gagawa ng ritual na masama. So halimbawa, gumawa kayo ng ganyang ritual tapos winish niyo na magkahiwalay na kayong mag-asawa kayo tapos sumama ka sa akin. So naging kabit ka ngayon guys. So huwag mong gagawin yung ganong ritual. Itong ritual na to ay para lamang dun sa magkarelasyon talaga. Dun sa, halimbawa, mag-asawa sila, o kaya halimbawa ay sila yung naunang mag-boyfriend, mag-girlfriend, sila yung nauna. So, huwag ka na makisawsaw. Humanap ka ng para sa'yo, guys. Tandaan nyo, ang itinuro ko dito ay gabay lamang ang tanging pagdadasal at paniniwala pa rin natin sa Diyos at sa ating sarili ang makakatulong sa atin sa suliranin sa mga hiling natin na gagawin. Huwag natin kalimutan na tumawag sa Diyos. So guys, huwag niyong gagamitin sa masama ang itinuro kong ito dahil ito ay may masamang balik sa inyo. May karma yan guys. Kaya huwag niyong gagawin sa masama. Huwag niyong hihilingan, huwag niyong sasamahan ng masama. So yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!